family namin, tatlo kami magkakapatid. Ako po yung pinakabunso. Karoon kami ng bahay sa squatter area. Anong kwarto ko po na dati? Dito po ako nakakaiga, natutulog. Dito talaga ako lumaki. Nakatira kami yung buong pamilya namin. Na dati, ito'y daanan ng tubig. Pag umuulan, magkakaroon kami ng libreng swimming pool kasi lumalaki yung tubig dito. At ngayon ay siyempre natambakan na ng mga lupa at nagbago na. Pero memorable masyado ito kasi dito ako panganak at dito rin ako lumaki. Na nakamalay na ako sa buhay ko, doon ko karoon ng mga pangarap na balang araw magkaroon kami ng bahay na maganda, na buhay na maganda. Dahil po yung buhay talaga namin napakahirap noon. Kasi nga, yung trabaho ng papa ko, family driver ng isang consular na nakuha sa dahil sa kabaitan din ng papa ko. Kaya nakapagtrabaho siya sa city government, driver lang din. So, yung mama ko naman din, siya naman yung nagpapatakbo ng karinderya. Yun din yung kinukuna na ng extra income nila para makapag-aral kami magkakapatid. At nabubuhay kami sa 5-6, yung pautang. Hindi ako nakapagtapos kasi nga nabaon kami sa utang. Sinakripisyo ko yung pag-aaral ko dahil para sa kapatid ko. Kaya naghanap ako ng paraan na para makatulong sa parents ko. Dahil sa hirap na naranasan ko po, yun yung naging lakas ko na para magbuo ng pangarap na balang araw malalampasan ko lahat ng problema namin. Malalampasan ko yung kahirapan namin. Naghanap ako ng mga oportunidad para mahihaon sa kahirapan yung family namin. Nung matapos na pag-aral ng high school, way back 1999, parang naging tambay ako kasi 1 year din ako hindi nakapag-aral agad. Kaya yung ginagawa namin doon, ginagawa ko doon, talagang nagtatrabaho. Kaya lahat ng trabaho sa terminal, Ecolan Terminal, or Terminal Ambas, ay naranasan ko po yan. Paglilinis ng sapatos, yung pagbibenta-benta ng mga durian candy, at saka yung pagkakarga ng mga bagahe ng mga pasahero, yun, naranasan ko po yun para makatulong sa mama at papa ko. Humingi ako ng pagkakataon ng Panginoon na kung bibigyan niya ako ng chance ay hindi ko talaga pakakawalan. Yung unang pag-iimpliyado ko po, award craft po yun, yung pagawaan ng mga plaque, ng mga trophy. Actually, trumabaho ko, nagtrabaho ko para sa ate ko para makapagtapos siya ng pag-aaral niya. Na makatulong din ako sa mga tuition niya at saka sa parents ko. Nung nag-graduate yung ate ko, nag-stop na akong magtrabaho at umasok na ako sa negosyo, pagninegosyo. Kasi alam na alam ko, sa pagninegosyo, doon natin makukuha yung mga pangarap natin. Doon, may isang company akong napasukan na talagang yun, doon ako namulat, na talagang grabe pala yung potential income ng ganitong klaseng negosyo. Kaya na-challenge ako doon. Sabi ko, pag-aaralan ko to, kasi na-challenge ako sa mga taong umasenso. Kahit anong background mo, nakapagtapos ka man wala, open sa lahat, sa mga taong nangangarap. So ako yung taong gigil na gigil dati na talagang makuha ko mga pangarap ko. Kaya nung napag-aralan ko siya, ay hindi din pala parang gano-gano ka basa-basa kang papasok. Kasi ang dami din mga kumpanyang na parang may company, may produkto, pero wala namang silbi yung mga produkto at hindi nagtatagal. Kaya nung nakita ko si Royal, talagang sabi ko sa sarili ko, ito na yung company yung hinahanap ko, yung totoong opportunity. Nakita ko yung branch office nila sa Davao. Talagang sabi ko sa sarili ko, talagang pwede kong ibigay lahat ng mga kakayanan ko, lahat ng lakas ko, lahat ng talino, talagang skills ko, na alam ko hindi ako mabibigo. Kasi nga, yung company ng Royal ay talagang sobrang ganda. Finally, nakita ko na yung tamang kumpanya. Kasi mayroon din ang mga napasukan talagang nabibigo ako. Kasi nga kumikita ka ng maganda, malaki, pero hindi nagtatagal. Kaya nung nakita ko yung Royal, sabi ko, iba talaga yung Royal. Sabi ko nga, umahanap ko lang yung totoong opportunity ng company, talagang gagawin ko lahat ng mga kaya ko. At hindi naman ako nabigo. Halos lahat ng mga pangarap ko na ibigay ng Royal. Before ako ng Royal, muntik na talaga itong nawala yung bahay ko na ito.
Kasi nga, yung previous company ko kumita pero hindi tumagal. Nagkautang-utang pa. Kasi nga, nawala din yung company ng Parambula. Dahil po sa Royal, nabayaran yung bahay na ito na matagal ang pinapangarap ng pamilya. 8 months ko nung tinabaw yung Royal, nakuha ko yung Montero Sport ko. First car ko, brand new car from Royal. Doon ko na unang na-experience na nagkaroon ako ng sasakyan dahil po sa Royal yon. At dahil din po sa Royal, after 1 year ko po, na-awardan pa ako sa executive circle ng company. After 2 years ko, umabot na pala ako ng 6 million na kinita ko kasi na-recognize po ako as a president sa circle ng company ng Royal. Kaya grabe yung nangyari sa buhay ko. Lalo na ngayon, in 3 years time ko sa Royal, na nagkaroon ako ng opportunity na makasama sa travel ng company, ang kagandahan po ay sa Brazil. Dito sa Royal, lahat sinasabi, lahat pinapangako nila ay nagkakatotoo. Iba talaga palang maka-abroad ka. Hindi ka lang nagninegosyo at kumikita, pero ma-experience mo ang totoong lifestyle na binibigay ni Royal. Grabe! Kaya noon, na-enjoy ko po yung travel namin sa Brazil. Ang kagandahan po, kinuha ko na naman yung pinakapangarap kong sasakyan. Sabi ko sa sarili ko dati, nung dati kong company, mabibili ko na yung kwan, yung hammer ko. Kasi kumikita ko ng malaki, hindi tumagal. Bumagsak. Kaya parang nasaktan ako doon. Dahil sa Royal po, na-inlove ako ulit. At dahil po sa Royal, yung pinapangarap ko ay talagang nagkakatotoo lang. Ito na nga ho, yung hammer or itch to ko po. Kasi sa Davao, hindi ka basta-basta magka-hammer dito. Yung mga nagka-hammer dito, yung mga may-ari ng mga mall, may-ari ng mga hotel, yung mga may-ari talaga na talagang kilala sa negosyo dito sa Davao. Ang malupit doon, isa sa nagmamay-ari ng Hammer ay realista. Dito pong bahay na ito, actually ito yung pangarap ng mama ko. Dahil single pa naman po ako, wala akong ibang pinapangarap kundi pasayahin at paligayahin yung mga magulang ko. Upa, ang dami ko pang pangarap sa kanila. Sabi ko nga sa papa ko na dapat na magretiro na siya. Ayaw na ayaw ko nang magtrabaho siya. Alam na alam ko kasi yung hirap na naranasan nila sa buhay. Sa hirap ng naranasan nila at hirap ng nadaanan nila sa buhay nila, binuhay pa rin nila kami nung mga bata pa kami. Kaya ngayon, nung ako nang nasa kalagayan ko, ay gustong-gusto ko naman makabawi sa kanila. Masaya pakinggan pa na may anak ka na nag-alala sa pamilya niya. Sama sa amin, papa niya, kanya salamat. Kung gaano ko kamahal yung sarili ko, ganun ko po sila kamahal. Kaya lahat, habang single pa po ako, habang hindi pa ako nag-aasawa, binibigay ko po yung kaligayahan nila. Inauna ko po sila. Marami tayong kaibigan, magiging partner. Pero ang masabi ko lang, nag-iisa lang sila na ina at ama ko sa mundong ito. Kaya kahit anong mga hirap na naranasan ko sa pagninegosyo, makita ko lang sila, parang namomotivate na ako, parang nabibigyan ako ng lakas na ipagpatuloy yung naumpisan kong pagtatrabaho na maayos at yung tama. Sila din yung dahilan na umabot ako sa naabot ko ngayon. Kasi kung hindi dahil sa kanila, siguro matagal na ako rin nag-give up. Kaya kahit anong gawin ko, lahat ng ginagawa ko, sa ngayon po, para sa kanila po.